Hi everyone! Gawa tayo ng bagong recipe. Carioca at palitaw sa isang kamote na purple. So, unahin muna natin yung carioca. So, ito lang po ang ating merienda for today's video. Ang sarap nito. At ito po ay nilaga ko na nakamuti. So, ilang peraso lang ito. 6 at hinihiwa-hiwa ko lang para magkasya sa ating kardero. Hanggang maluto po siya ay balatan po natin. So, pagkabalat na, mash lang natin siya. Katulad nito, kung mayroon kayong smasher or wala man, pwedeng gamitin ng kutsara, tinidor, kung anong available at kayang pwedeng gamitin. Tapos nilagyan natin ng half cup of glutinous flour, which is inati ko to sa dalawa yung ating kamote. Okay, mayroon tayong gagawin doon. Anyway, so hahaluin lang natin ito, no? So, dandahanan lang natin ng lagyan ng tubig para matansya lang natin yung ating mixture. So, lagyan lang natin siya ng 2 tablespoon na sugar. Lang po ito, pero simple pero maproseso. But anyway, pwede din ito pang negosyo. Kamuti lang ang gagamitin at glutinous flour. So, pagkatapos nating lutuin lahat yung carioca or bitso-bitso natin, mag-caramelize naman tayo ng brown sugar. Pwede rin yung white. So, isang kalahati naman na kamuting purple, haluin din natin na ulit na half cup of glutinous flour. The same process lang po ito, lagyan din natin siya ng 2 tablespoon na sugar. So,
dahan-dahan lang din natin ulit yung ating paglalagay ng tubig. So, same process lang po ito sa regular na palitaw na paggawa. Mag-init tayo ng tubig sa kaldiruman o kawali. Make sure lang po ay kumulo bago natin ilagay. At malalaman din natin ito, luto na dahil lilitaw, kaya tinatawag na palitaw. Ito po ay may kasamang kamote na purple. Ayan, ang luto-luto na siya. Ready to tanggal na sa ating pinakuluan na tubig. So, pagkaluto ng ating palitaw, ayan na po. At naglagay ako ng white sugar. At pwede ninyong haluan ng sesame seeds. At yung nyog. Grated na nyog kung mayroon.